Una sa tamang serbisyo. DZRH 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, 34 na sospek sa droga arestado sa iba't ibang lugar sa QC. Bus kinarera ang tatlong kotse tumagilid, 30 nasaktan. May 200 katao na sunugan sa Maynila kaninang madaling araw. Sa trending news, trending, nag-overtake na rider at angkas nito tumilapon matapos bumangga sa taxi. Sa good news, Pinoy ice hockey team nasungkit ang bronze medal sa isang international ice hockey competition. Sa Alamba News, alamin, gaano nga ba kabukas ang Duterte administration para sa usapin ng LGBT community? Sa news coverage, 3 deep sonic toothbrush na imbento. Balita mula sa London, police pinagsasaksak malapit sa British Parliament. Sa game now, samahang basketball ng Pilipinas, nakikipag-negosasyon pa rin kay Andre Bloch. Sa showbiz, Violo Pascual nagalit sa mga nagbigay ng mali siya sa paghalik sa kanya ni Inigo. Sa Dara Park, ipinagtanggol ang Pilipinas sa isang show sa Korea. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang dinagsa festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras na balita. Narito, detalye ng mga balita. Arestado ang 34 na katao sa ikinasang raid ng Quezon City Police District sa buong Magdamag. Kung paano naaktuhan ang mga ito, alamin natin sa report ni RHF 48 Sheila Idubas. Arestado ang 34 na katao sa iba't ibang lugar sa pinaigting na kampanya kontra droga sa Quezon City sa nagdaang Magdamag. Unang ni-raid ng Quezon City Police District ang 4 na bahay na umano'y drug den sa barangay Bahay Toro at 18 ang naaresto kabilang ang 3 may search warrant sa korte. Kasunod nito ay ni-raid ng QCPD Station 11 ang bahay sa kanto ng Victory Avenue at Manunggal Street, barangay Tatalon at nasukol ang 5 umano ng pusher kabilang ang target na si John Mark Takbil. 7 miyembro naman ng drug syndicate ang naaresto ng mga tauhan ng Novaliches Police Station sa Payatas. Nahuli rin ng mga pulis sa Masambong at Cubao ang pintor at 3 iba pa kabilang ang live-in partners sa barangay E. Rodriguez at barangay Katipunan na nakuhaan ng maraming shabu. Sa nabanggit na mga operasyon, may 1,000,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska bukod pa sa na-recover na 7 mga baril, granada at mga bala. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Eto sa QC pa rin, sugatan ang may 30 pasahero matapos makipagkarera ang isang bus sa 3 kotse kaninang madaling araw kung saan dinala ang mga biktima. Alamin natin yan sa report ni RH09 sa Nicasulia.
Nasaktan ang may 30 pasahero ng bus na nakipaggitgitan sa ibang sasakyan hanggang sa tumagilid sa Quezon City kaninang madaling araw. Lumitaw sa inisyal na imbestigasyon na galing sa Commonwealth Avenue patungo ng East Avenue ang Precious Grace Transport Bus na may plakang UWM-161 nang makipaggitgitan sa dalawang kotse at taxi sa Elliptical Road. Dinala sa East Avenue Medical Center ang mga nasaktan at nasugatang pasahero ng bus kabilang ang driver na si Romel Gaso habang mabigat na pinsala ang inabot ng dalawang kotse at taxi dahil sa aksidente. Umabot pa ng may isang oras bago naalis na mga tauhan ng MMDA sa Elliptical Road ang naaksidenteng bus. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Mga pulisiya ng gobyerno sa Benham Rise, ipinapasa publiko ng Senado. Pagbabalita, si RH12, Manang Mil Kirigunan. Dapat malaman ng publiko ang mga pulisiya ng gobyerno sa Benham Rise na pinapasok na ng China bukod sa West Philippine Sea at Panatag Shoal. Ayon kay Senator Bob Aquino, kailangan ng malinaw na foreign policy direction at karapatan ng gobyerno. Sabi ni Aquino, karapatan ng mamayan kung ano ang pinasok na kasunduan ng Pangulo at China dahil nakataya dito ang issue tungkol sa ating teritoryo, kasarinlan at kabuhayan. Pinuna rin ni Aquino ang kabagalan naman ni Senator Alan Peter Cayetano, chairman ng Committee on Foreign Relations na aksyonan, ang mga resolusyon para maimbisigahan ng senador ang issue ng Benham Rise. Matatandaan mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi na meron na daw kasunduan siya sa China sa issue ng Benham Rise, pero hindi yun alam ng DFA maging ng Department of National Defense, kaya naghain ng diplomatic protest at nag-deploy doon ang AFP na mga patrol vessel. Yan ang DZRH News, Milk Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Halos 200 katao ang nawala ng tirahan sa Maynila kanina po itong madaling araw. Kung ano ang sanhi ng sunog, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Problemado ngayon sa matitirhan ang may 200 katao na nasunugan sa Maynila kaninang madaling araw. Sumiklab ang sunog sa residential area sa barangay 484, Zone 48, Sampaloc, Maynila, dakong pasado alas 4 ng madaling araw at umabot sa ikalimang alarma bago naapula dakong pasado alas 6 kanina. Natupok sa sunog sa Sampaloc, Maynila ang may 20 bahay ng mahigit 40 pamilya o may 200 katao. Ang mga nasabing pamilya ay naghahanap ngayon ng pansamantalang matitirhan. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Mga ATM holder, pinag-iingat sa skimming na kagagawan umano ng mga dayuhan. Magbabalita si Tuwet Raymond Dadpas. Patuloy na kumikilos ang mga nagnanakaw ng mga impormasyon sa mga gumagamit ng automated teller machines o ATM. Kaya dapat ay mag-ingat dito ang publiko. Ayon kay Police Superintendent Jay Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group, karamihan ng mga naglalagay ng mga skimming device sa mga ATM machines ay mga Romanians o kaya ay mga Bulgarian nationals. Sinabi ni Guillermo na sa kanilang pag-aaral, alam ng mga ito ang design ng mga ATM machines kaya't nakapaglalagay sila ng mga skimming device. Ngunit dumarami na rin umano ang mga Pinoy na kanilang tinuturuan para maglagay ng skimming device. Noong 2016 na nakapagtala ang ACG ng 30 mga complaints na nawalan ng pera sa ATM. Kapag nagsagawa naman ng anti-fraud investigation ng bangko at napatunayan na walang kapabayan ng may-ari ng ATM ay ibinabalik umano ang pera ng depositor. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpas, RH28, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mga dormitoryo pinag-iinspeksyon ngayong bakasyon. Oh, maganda ito. Magbabalita si RH14, Let Narciso Abinales. Pinakikilos ni ang edukasyon Representative Salvador Belaro Jr. ang DILG, Bureau of Fire Protection at ang mga lokal na pamahalaan para tingnan ang mga dormitoryo at apartments ng mga estudyante. Ayon kay Belaro, mainam na gawin ang inspeksyon ngayong summer habang nakabakasyon ang mga estudyante. Ito'y para matiyak na ligtas ang kanilang mga tinutuluyan
pagbalik ng pasukan sa Hunyo. Tinukoy ng kongresista ang mga dapat tutukan gaya ng electric wiring at mga paglabag sa building at fire codes na kadalasang nagiging sanhi ng trahedya. Meron din anyang ilang boarding houses na nag-ooperate ng walang kaukulang permiso o hindi nalalaman ng LGUs. Una nang inihain ni Belaro ang House Bill 1449 na naglalayong i-regulate ang mga paupahang dormitoryo at mga boarding house. Yan ang DZR8 Newsletter, Narciso Abinales, Irish 14. Nagilingkod sa pagbabalita. Nako, malungkot na balita na naman. Magtataas na naman ang presyo ng mga pangunahing biliin gaya po ng kape, mga delata at asukal. Kung magkano ang inaasahang taas presyo, alamin po natin sa report ni RH09, Sani Kasulya. Tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng kape, mga dilata, gatas at asukal, epekto ng paghina ng piso kontra dolyar. Kinumpirma ng Department of Trade ang napipintong pagtaas ng presyo ng kape nang mula 75 centavos hanggang 1.50. Tinaya namang tataas ang presyo ng evaporated milk ng 25 centavos, gayon din ang pagkaing dilata. Sinabi ni DTI Undersecretary Teddy Pascua na masyadong ininda ng mga negosyante ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Sinasabing ang mataas na presyo ng raw materials dahil sa mababang halaga ng piso ay magtutuloy pa hanggang sa susunod na buwan. RH9, Sani Kasulya, naglilingkod sa pagbabalita. Showbiz, Piolo Pascual nagalit sa mga nagbigay ng mali siya sa paghalik sa kanya ni Inigo. Magbabalita si RH43, si Rocky. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot ni Piolo Pascual ang intriga sa kanya matapos na bigyan ng mali siya ang paghalik sa kanyang labi ng kanyang anak na si Inigo Pascual. Ito'y dahil ayon sa mga netizen, masyadong awkward ang paghalik ng isang binatang anak sa kanyang ama sa labi kung saan mas katanggap-tanggap pa umano kung sa noo o beso ang ginawa nito. Ayon sa 40 anyos na aktor, hindi na bago sa kanya ang mabatikos dahil sa sobrang closeness nila ng kanyang anak. Nagsimula umano ito noong 2016 matapos na i-upload ng kanyang assistant na si Moy ang picture nilang dalawa kung saan nakayakap sa kanya si Inigo ng padapa habang nakahiga naman siya kung saan inabot umano sila ng pagkundina. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Kung sa pag-iibigan ng dalawang nagmamahalan, may pagkakataon mayroon ngang o mga sumisingit na asungot sa inyong masayang pagtitinginan, pwede rin po yan sa kalsada. Marami at sadyang nakakainis at nakakadisgrasya pa. Tulad na lamang ng nakuna ng video na ito. Panoorin ang halimbawa niyan sa report ni RH44 Ben Douglas. Sa dashcam ang pagbangga at pagtilapo ng rider at angkas nito matapos na masagi ng isang taxi sa kahabaan ng Regalado Street, North Fairview sa Quezon City. Sa nasabing video footage, makikita ang matagumpay na nakapag-overtake ang isang motorsiklo sa naturang daan na bahagyang may kabagalan na ang daloy ng trapiko, bagamat malinaw na labag ito sa batas trapiko. Matapos nito ay isa pang rider ang matagumpay ring nag-overtake sa kaparehong pagkakataon. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, tila minalas naman ng ikatlong motorsiklong tumulad sa mga nauna matapos na bumangga ito sa taxi na nais rin sanang mag-overtake at gumaya sa naunang mga rider. Dahil sa may kabilisan rin ang takbo ng naturang motorsiklo, tumilapo ng driver at angkas nito. Maswerte na nga lamang at kapwa nakasuot ng helmet ang mga ito, kaya agad rin silang nakatayo. Makikita namang hindi tumakas ang taxi driver na tila nakikipag-areglo sa nakabanggaang motorsiklo. Para sa MBC Network News, RH44, Vian Dacles,
naglilingkod sa pagbabalita. Kahit pa, para lamang sa mga nagyeyelong bansa ang sports na ice hockey. Nagawa pa rin umangat ang deskarte at galing ng mga Pinoy sa larangang ito ng pampalakasan. Sa katunayan po, nagawa pang ilang paso, kayabang kasi magaling, ang mga bansang may advantage sa larong ito. Kaya naman, isang panibagong karangalan ang ating natanggap mula sa ating national team. Pakpakpak! Ano ang pangalan ng grupong ito? Narito po ang kabuong detalye ng balitang yan sa Good News Report ni RHO 9 sa Nicasulia. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawang mapatunayan ng bansa na isang tropical country na kaya rin makapagsabayan ng Pilipinas sa uri ng sports na internationally ay para sa mga bansang nakararanas ng taglamig o winter season. Ito'y matapos na makapasok sa finals at masungkit pa ng bronze medal ang 6-month-old lamang na ice hockey teams ng bansa sa katatapos lamang na 2017 Asian Winter Games na ginanap sa bansang Japan. Nilampaso ng Philippines Men's Ice Hockey Team ang ilang ice hockey team sa Asia, kabilang na ang bansang China sa score na 9-2 in favor of our very own team. Matapos ang matagumpay na unang pagsalang ng team sa international scene ng naturang sports, nakatakda namang lumaban ng grupo sa darating na Agosto sa International Ice Hockey Federation Ice Hockey Challenge CAF of Asia na sa kauna-unahang pagkakataon ay isasama sa gaganaping Southeast Asian Games. At yan ang ating good news. RH9 sa Nicasulia, naglilingkod sa pagbabalita. Noong nagdaang eleksyon, umani ng suporta ang Duterte administration sa mga miyembro ng LGBT community. Matapos sabihin ng Pangulo na suportado niya ang same-sex marriage. Pero gaano nga ba kabukas ang Duterte administration para sa usapin ng LGBT community? Alamin natin yan sa report ni RHO 49 Rita Salonga. Sa nakaraang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Myanmar, may binitawan itong salita tungkol sa same-sex marriage na di umano'y ang sakramento ng kasal ay para lamang sa isang babae at lalaki. Taliwas ito sa kanyang naunang pananaw noong mga panahon na nangangampanya pa ito sa pagkapangulo. Ang bagong stand ng Pangulo ukol sa same-sex marriage ay lubhang ikinatuwa ng simbahang Katoliko. Ngunit kung may natuwa man, ang LGBT community naman ay sumama ang loob dahil sa pagtutol ni Duterte sa same-sex marriage. Para sa kanila, mababago pa naman siguro ang pananaw ng Pangulo kung bibigyan lang sila nito ng pagkakataong makipagdialogo sa kanya. Ayon pa sa nasabing komunidad, ang kasali para sa pag-ibig at hindi ito dapat limitahan dahil lamang sa kasarian. Pagdating talaga sa isyu ng same-sex marriage, hati pa rin ang Pilipinas ukol dito. Alamin nga natin kung ano-ano na nga bang hakbangin at kung meron man, ginagawa ang pamahalaan para sa ating LGBT community. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcihnews.com. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Gusto niyo ba magkaroon ng toothbrush na hindi lang para sa ngipin, pero pwede rin gamitin sa mukha? Bakit naman? Pambira naman, no? Pwes! Ano-ano talaga pinag-iimbento ng inventor, ano? Kaya nga inventor, eh. Na-invento na ang 3D Sonic Toothbrush. Kung paano ito ginagamit? At hygienic ba ito? Alamin natin sa report ni RHO 44, Vien Douglas. Are you vain pero wala ka namang pera? Naiinggit ka ba sa mga nagpupunta ng derm clinic para magpa-facial? Well, huwag nang maingit dahil kayang-kaya mong gawin ang magpa-beauty sa loob mismo ng inyong bahay na hindi na kailangan pang gumastos. Ito'y sa pamamagitan ng 3D Sonic Toothbrush, isang klase ng toothbrush na hindi lamang ngipin ang nililinis kundi maging ang iyong mukha.
3 Deep Sonic Toothbrush is the world's first 3-in-1 toothbrush with facial scrub and massage sponge. Sa pamamagitan nga ng 3 Deep Sonic Toothbrush, hindi lamang nito malilinis ang iyong mga ngipin, but you will also get a facial scrub and a massage head. Ang nakatutuwa pa sa 3 Deep Sonic Toothbrush ay hindi na nito kailangan ng battery. I-plug lamang and charge your 3 Deep Sonic Toothbrush and ready to use na ito. At yan ang ating news cavalry, RH44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa London, police pinagsasaksak malapit sa British Parliament. Agad na nag-lockdown ang buong Westminster area matapos ang pananaksak sa isang UK police malapit sa British Parliament sa London. Nakakalat ang kapulisan sa kalsada matapos na makita na isang kotse ang bumangga malapit sa bakuran ng Parliament Building. Naganap ang insidente habang kasagsagan ng sesyon sa Parliament kung saan hindi muna sila pinalabas sa gusali para na rin sa kanilang kaligtasan. Ayon kay House Leader David Lidington, isang pulis ang sugatan habang nabaril ng mga kapulisan ang sospek. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Samantala, balita naman mula United Arab Emirates, pagbabawal sa malalaking gadget sa eroplano, question. Hindi sinang-ayuna ni Emirates President Tim Clark ang paghigpit sa kanilang mga pasahero para makapasok sa US at United Kingdom. Ito'y matapos pagbawalan ng US at UK ang mga pasahero na magdala ng mga malalaking electronic device gaya ng laptops at tablets kung saan dapat ilagay ito sa check-in baggage dahil sa nakuhang intelligence report na may balak ang mga extremist group na magpabaksak ng eroplano. Karamihan sa mga pinagbawalan ay ang mga airline companies na mula sa Middle East at South Africa. Sinabi ni Clark na ang home airport ng kanilang airline na Dubai ay itinuturing na pinakaligtas na paliparan sa buong mundo. Question rin nito ang iba pang mga airline at airports dahil sa hindi sila apektado ng naturang paghihigpit. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng samahan ng basketball ng Pilipinas sa kampo ni Andre Blatch para sa posibleng pagpasok sa kanya sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa 2017 SIBA Championships. Ayaw kasi maging pabaya ang SBP para sa darating na SIBA tournament na gaganapin sa Maynila ngayong Mayo. Kahit na 4 beses nang naipanalo ng Pilipinas ang nasabing tournament, gusto pa rin makasiguro ng SBP na makakapasok ang Gilas sa FIBA Asia Qualifier. Kaya pinag-iisipan pa rin nila kung isasama nila sa lineup ng Gilas Pilipinas ang naturalized player na si Andre Blatch na kasalukuyang naglalaro para sa China Basketball Association sa ilalim ng Xinjiang Flying Tigers. Inaasahan na sa katapusan ng season ng CBA, sa Abril makakasama na si Andre Blatch sa practice ng Gilas Pilipinas kung sakaling maging maganda ang negosasyon sa pagitan ng dalawang kampo. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Talagang malaki ang puwang ng Pilipinas sa puso ni Sandara Park. Ito'y matapos na ipagtanggol nito ang Pilipinas nang mag-guest ito sa isang Korean TV show na Battle Trip kung saan sinabi niya na isa sa mga rason kung bakit gusto niyang ipakilala ang Pilipinas sa nasabing show ay dahil marami umano ang tatanong sa kanya kung mapanganib ba sa Pilipinas. Ayon pa rin kay Sandara, may mga nagsasabi rin sa kanya lagi na masyadong poor ang public safety dito sa bansa. Ngunit ayon pa rin sa tinaguriang pambansang krong-krong ng Pilipinas, may mga unfortunate incident lang na naibabalita kung kaya't gusto niya umanong ipaalam sa lahat na hindi mapanganib sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang iyan, mamay alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live! At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz!
para sa lagay ng ating panahon, ano kaya ang tutugtog? Yo. Ano kaya ang ating aasahan sa ating panahon? Hanggang sa ngayon ba ay patuloy na kumikilos ang LPA na nasa bahagi ng Aurora? Alamin po natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Air Asia 44. Bien, Douglas. Bien. Thank you, Dennis. Tuluyan ng nalusaw ang low pressure area or LPA na huling namataan sa bahagi ng Baler, Aurora. Dahil dito kaya't makakaasa tayo ng maganda at maaliwala sa lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw. Sa ngayon, tanging easterlies lamang ang iiral sa silangang bahagi ng bansa. Gayunpaman, makakaasa ng makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Nagpakita ang araw kaninang 6:03 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:05 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Kandaloso talaga yan, ha? Eksaktong isang buwan na lang po ay nako, Aliwan Fiesta 2017 na. At tuloy-tuloy na ang ating pag-anda para sa tiniguriang Festival of Champions. Pero bago tayo ma-excite sa mga aabangan nating festivals na kalahok sa street dance competition, reyna ng Aliwan at float competition sa grandest festival in the Philippines, kilalanin muna natin ang mga piyestang ipinagdiriwang rin ng bawat rehiyon na sa ating bansa. Hatid ang Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. And for today, tampok natin ang Dinagsa Festival. Tara na't kilalanin ng mabuti ang ating kultura at mga kasiyahan. Let's watch this. Aliwan presents 100 fiestas in the Philippines. Isang mapisaya, pista'y narito na. Ang iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Dinagsa Festival ay nagmula sa salitang dinagsa o pagdating ng napakaraming blessing na tinangay ng alon papuntang dalampasigan tulad ng maraming huli ng isda at iba pang lamang dagat. Ito ay pinagdiriwang tuwing huling linggo ng Enero. Isa itong week-long celebration ng mga kadisnon. Binibigyan dito ng parangal ang Senyor Santo Niño kung saan ati-atihan dance din ang siyang pangunahing sinasayaw dito. Hango ito sa sayaw ng mga ati o ang mga sinaunang tao na naninirahan sa Pilipinas. Itinuturing na pinaka-highlight ng Dinagsa Festival ay ang tinatawag na Lamhi Tanay, kung saan inisprayan ang mukha ng bawat isang makakasalubong, residente man o bisita ng nasabing lugar. Kung kaya't siguradong mapipinturahan ang iyong buong katawan bago ka pa man makabalik ng iyong tahanan o hotel. Nagkakaroon din na dito ng Search for Dinagsa Queen. Isa itong beauty pageant kung saan pinapakita dito ang ganda ng mga babaeng kadisnon. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television. Facebook at YouTube Live Channel at DZRHnews.com. Isang opisaya, yun. Yes! Yun. Ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. We only have, oh my God, 30 days na lang? Ayawan na to. 30 days to go before Aliwan. At iniimbitahan po natin ang lahat ng mga naabot na ating broadcast na ito na pumunta po sa harap po ng Manila Broadcasting Company at mismo sa harap po ng Aliw Theater para panoorin ang mga naglalakihan at mga nagbubunggan na fiestas in the Philippines. At sumayin nyo na naman ang kalating oras na ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Santinor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.
Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste?